والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, selamat datang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kataunna itu na aineman ainan diri tu para pagusapan pagaralan kung paano natin na igit na mapalago ang ating pananampalataya sa Islam at katulad ng dapat gawin ng isang Muslim na sa mga ganitong okasyon ay dapat lamang na makitaan mo ang bawat Muslim na siya ay uhaw sa turo ng Islam. Uhaw sa pagkakaroon ng karagdagang kaalaman, no? At yun ay bagay na magiging matayog ang kanyang pananampalataya sa Islam. Ang tamang pagkasinsero, tinatawag na ikhlas sa ating mga gawain, maging sa ating ibada, pagsamba, o sa lahat ng parte ng ating gawain sa mundo ito. No? Kung titingnan natin, ang ikhlas ay hindi lang matatawag na sa gawain lang ng ibada o tinatawag na pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung tinatawag na pagsasala, pagsazaka, pag-aayuno, pag-ahaj, hindi lang po nasasakop ang ikhlas doon. Katulad ng narinig natin, nasasabi natin na ang ibada ay ang lahat ng gawain action, no? Lahat ng pagkilos ng isang Muslim ay pwedeng pumasok sa ibada, pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? So ngayon, gusto ko i-evaluate natin ang ating mga sarili tungkol sa ikhlas o ano ba ang stage o level ng pagkakakilala natin, pagkakaalam natin sa tinatawag na ikhlas. Okay? So any isa sa inyo na gusto mag-share kung ano ang nalalaman niya, kung ano ang ikhlas, pagkasinsero. Ano ang pagkakaalam natin sa tinatawag na ikhlas? Anything na nasa idea natin? Meron ba gustong mag-share? Ha? Ikaw, brother? Ah, wala siyang narinig. Okay. Okay, pag-aralan natin ang ikhlas. Ibig sabihin, ang ikhlas, una-unang ikhlas natin ay kalimatul la ilaha illallah. Ang unang-unang ikhlasan natin, ang matatawag na tayo magiging sincero ay ang kalimatul la ilaha illallah. Kalimatul la ilaha illallah fahuwa ikhlas. Ito'y ikhlas na nararapat sa puso ng bawat isa. Yung pagsaksi na wala ng ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Okay? Al-ikhlasu la ilaha illallah. Ito yung kalimatul la ilaha illallah. Ibig sabihin, wala ng Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Kanya. At kabilang dito ang lahat ng gawain natin na hindi mo gagawin ang mga bagay-bagay maliban na lamang na ikaw ay mayroong intensyon at naunang intensyon na ito ay para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kung ito ay mapanatili natin sa ating mga puso at isipan na ang lahat ng ating pagkilos, pagpananalita, gawain sa trabaho, pagtuturo, lahat sa anumang gawain mo, sa pag-aaral, kung isipin mo na dapat ito ay para sa Allah, lillahi ta'ala, tandaan mo, ang lahat ng gawain na ito ay tinatawag na ibada, pagsamba sa Allah at ikaw ay binibiyayaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maging sa pagtulog. Pagtulog natin dapat gawin natin na ito ay para sa Allah. Ikhlas tayo na tayo ay natutulog para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para paggising natin ay makakuha tayo ng energy, ma-refresh tayo sa ating kakayanan, pagkilos, na tayo malakas na naman sa pag-iibad sa Allah. Tayo malakas na naman kinabukasan para gawin na naman natin ang mga responsibilidad natin. Either nag-aaral ka, nagtuturo ka, no, nag-uopisina ka, ay dapat ito ay para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? So ngayon, tingnan nga natin kung ano ang
Ano ang tinatawag na ikhlas ayon sa? Ano ang kahulugan nito? Ayon sa mga ulama o mga scholar, mga dalubhasa, ang ikhlas ay pagkasinsero ay kung saan ang lahat ng iyong gawain ay para lamang sa Allah at hindi para kanino man. Ito yung sinasabi natin kanina, no? Ito ay sa pag-aaral ng mga ulama, mga dalubhasa, na ang ikhlas ay anuman na gawain mo ay ito ay dedicated lamang para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay pumunta dito sa DIB, sa Discover Islam, lillahi ta'ala, no? Tayo ay nakaupo ng isang oras o kulang-kulang isang oras para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang para masabi na para magkaroon ako ng kaalaman at masasabi na ako'y mayroong alam sa Islam. Kundi ang una-una dito ay ang puso natin. Dapat nga pag alis pala lang natin sa bahay, nag-intend na tayo para kanino ba ang aking gawain, para kanino ba ang sakripisyo ko ito na pupunta ko sa Discover Islam para makinig ng salita mula sa Allah at mula sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So doon pala mag-uumpisa na tayo ng ating intention. Ang ikhlas ay siyang katotohanan ng pananampalatayang Islam at susi sa lahat ng mga sugo ng Allah sa kanilang dawa, pag-iimbita tungo sa katotohanan. No? Unang makita natin ng magandang sample, magandang halimbawa ay silang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Silang ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na kung saan sila ay nag-iimbita para lamang sa katotohanan, para sa salita ng Allah, at sila ay merong tunay na pagkasinsiro, tunay na ikhlas, no? Na ito ay ginagawa nila dahil ito ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Okay, ito yung salita sa Quran na sinabi ng Allah, hindi sila inutusan, sila ng mga propeta, mga sugo. Si Abraham, si Moses, si David, si Jesus, si Muhammad, si Solomon, lahat ng mga propeta. Hindi sila inutusan maliban sa sambahin nila ang Allah na merong tunay na pagkasinsero, merong tunay na ikhlas sa kanilang reliyon. Okay? Tanda natin, ang reliyon hindi lang ito pang-espiritual. Hindi lang natin matatawag ang reliyon na ito ay diniya, o kung tinatawag natin na pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang reliyon, Islam, ay kompleto pamamaraan ng buhay, pamantayan ng buhay. Na kung titingnan mo ang mga propetang ito, ang kanilang pamantayan ng buhay ay kung ayon lamang doon sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, o yung mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang dahilan kung bakit sila isinugo, para maging modelo natin sila ng mga propeta. Maging kay Jesu Kristo, sinugo siya para siya ay maging modelo ng mga Hudyo, mga tupang ligaw ng Israel. Di ba? Ano sinabi niya? Ako ay isinugo para sa tupang ligaw ng Israel, sa mga nangaligaw ni Israel, sa angkan ni Israel. So, ibig sabihin, ang pamamaraan ni Jesu Kristo ay dapat lamang na yun ang tamang daan para sa dakilang takapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga propetang ito, kung titingnan natin, sila ay pinadala sa specific na lugar at sa panahon. Okay? Si Jesu Kristo pinadala sa mga Israel. Kung titingnan natin, ang batas niya ay nasasakop, angkop lang doon sa mga Israel, dahil doon siya ipinadala. Ngunit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipinadala siya para sa sangkatauhan, sa lahat ng nilalang, maging ang jin, mga tao. Ang propeta nila ay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatimul Anbiya, siya ang naging taga-kumpleto ng mga sugo, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ganun pa man, tayong mga Muslim, hindi tunay na matatawag na Muslim ang isang Muslim kung hindi niya mamahalin at tatanggapin si
Jesucristo o si Prophet Isa alayhis salam. No? Hindi tayo matatawag na Muslim hanggat hindi natin minahal si Jesucristo bilang dakilang sugo ng Diyos. Minsan may nagsasabi na, may naririnig ako na minsan na pagka sinasabi nila o nagbibigay ng salita sa mga kapatid natin na mga hindi Muslim, sasabihin nila si Jesus ay hindi Diyos, siya lamang ay sugo. Tanggalin natin yung lamang. Gawin natin na mas kaaya-aya sa kanilang pandinig. No? Kasi ganun sila, nire-respeto nila si Jesucristo eh. Ikabit natin yung siya, dakilang sugo ng Diyos. So parang hindi, di ba? Kung titingnan mo yung term doon, na lang, ay napakalaking epekto ito sa mga nakikinig, lalo sa mga kapatid natin na hindi Muslim. Kasi always na sinasabi nila, lang sa inyo. So tandaan natin, no? Yung wisdom ng ating mga salita ay kailangan piliin natin yung mga terms na kumbaga ay magbibigay ng karangalan sa mga propeta ito. Anyway, ang Islam, kung titingnan ninyo, only Islam, only Quran na nagre-respeto sa mga propeta. Nagdadakila sa mga propeta. No? Gumagalang sa mga propeta. Bakit? Kung titingnan mo ang halimbawa, ang Biblia, anong sinabi doon ng mga ano? Huwag niyong hayaan na ito ay maabot ng mga bata dahil hindi secure sila doon sa Biblia. Bakit? Mayroon mga kabastusan doon. Di ba? Makikita natin ang history ng mga propeta doon na kung saan ay binababa nila ang karangalan ng mga propeta. Di ba? May mga terms doon na hindi naaangkop na basahin ng mga kabataan. Di po ba? Doon sa mga galing sa Kristiyano at mahilig sa Biblia, di ba meron doon mga salita? Pero sa Islam, never na makita mo, mababasa mo na ang mga propetang ito ay binababa ang kanilang karangalan. Meron kang makita sa ibang kasulatan na sinasabi na si Abraham ay nakikiapit sa mga sa katulong. Di ba? Sino yung katulong na sinutukoy doon? Si Hagar. Kasi daw katulong yun at parang inano lang ni Sarah na sige makipagsiping ka diyan kay Hagar para magkaroon. Parang ganun. So pangit na salita yun. Biro yung propeta ginanong siya. Parang ganun ang istorya niya. Parang hindi maganda. No? At iba pa, marami mga kwento. Ang Quran lamang ang nagbibigay galang, respeto, nagtataas sa karangalan ng mga propeta ito. No? Ang Islam. Okay, so dito, ang mga propetang ito, hindi sila inutusan maliban na lamang na sila ay magkaroon ng pagkasinsiyo sa kanilang reliyon, sa kanilang buhay, sa araw-araw ng kanilang pamumuhay. Ibig sabihin, lahat ng kanilang gawain, pagkilos, pananalita, ay iniisip nila na ito ay para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil yun ang utos sa kanila, sila ay modelo ng mga tao na kanilang mga nasasakupan. Okay? Sinabi pa ng Allah, Kulillahu a'lam. Kulillahu a'budu mukhlisan lahu dini. Okay. Sabihin mo ang Allah, ang aking sinasamba na may pagkasinsero lamang sa Kanya. No? Sinasamba nila ang Allah subhanahu wa ta'ala na merong tapat na pagka-ikhlas. Okay? At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Siya ang Allah na lumikha ng kamatayan at buhay upang kayo ay subukan kung sino sa inyo ang may mas mainam na gawain. Tandaan ninyo yun, ha? Yung paglikha sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kamatayan, yan ay tanda. Yan ay tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat sa atin ay pagbuntun
Kuntihin natin ang ating gawain. Dito sa ayang ito na sinabi ng Allah, kung titingnan natin, hindi binabatayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang quantity ng gawain, ng dami ng iyong gawain. Binabatayan dito yung tinatawag na quality. Kung gaano kapino sa iyong puso ang iyong gawain. So saan natin ito makikita? Yung tinatawag na quality sa ating sarili, saan natin ito matatagpuan? Sa puso. Yes. Wow, nakikinig sila. Alhamdulillah. Okay, sa puso. Trabaho ng puso yun. No? Nasa puso natin, ang gawain natin ay dapat nasa puso natin. Di ba? So, parati natin naririnig na ang tunay na paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong tatlong aspeto. Tatlong aspect ng paniniwala. Pag wala ang isa dito, ibig sabihin, invalid ang iyong paniniwala. Ano yun? Una, by heart. Pangalawa, sa salita at sa gawa. Ito ang tunay na paniniwala, pagkasinsero, na kung saan sumasabay itong tatlong ito na aspeto sa ating mga sarili. Ibig sabihin, kung ano ang laman ng iyong puso, ay siya rin ang lumalabas sa iyong bibig, sa salita. Di ba? Sino man ang tinamnan niya ang kanyang puso ng makamundong bagay, anong lalabas sa kanyang bibig? Maririnig mo. Puro mga makamundong bagay. Yung model ng cellphone, gusto niya magkaroon ng bagong kotse, gusto niya magkaroon ng magandang asawa, gusto niya magkaroon ng sexing asawa, gusto niya magkaroon ng gwapong asawa. Di ba? Yun ang tinanim niya sa puso niya At sa tingin nyo, pag namatay ang isang tao, ano ang lalabas sa kanyang bibig? Kung meron tayong kakayanan na makapag-hajj, pinagsisikapan natin ito dahil nandoon ang iyong tunay na pananampalataya. Iniisip mo na ang gawain nito ay magmumula sa iyong puso. At doon kababasya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon sa puso mo, kung anong intention mo. Kung ito ba ay lillahi ta'ala o para sa tao. Di ba? Ikaw ba'y nag-hajj? Para sa Allah? O para matawag kang haji? Pagdating mo sa inyo, haji, haji, haji. Ay, susulat pa sa tarpulin, no? Wow, haji, engineer, dato, manong, sinsuat. Ang haba-haba. Di ba ang mahaba yung pangalan? Pag hindi mo ilagay ng haji, magagalit yun. Di ba? Marami sa atin ang ganun. Marami sa atin. Ah, sinusundo ng napakahabang ano, na tarpulin. Nandun yung haji, engineer, doktor, Dato Manong, Magindanao, Sarilawan, kung ano nung pangalan, maaboy yung pangalan niya. Kung wala man doon sa umpisa yung haji, doon sa likod, akala mo wala doon sa huli, al-hajj. Grabe. Alhamdulillah. So yan ay tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron pa kaming kapitbahay nung tinawag na ano, kasi doon sa amin, pag kami may edad, tatawagin babo. Respect ba? Di ba? Respeto. Nagalit, ba't mo ako tinatawag na babo? E nakapunta na ako ng Mecca, dapat tawagin mo ako Hajj. Tinan nyo, subhanallah. So ito ay dahilan din ng kamangmangan sa Islam. Akala nila yung haji ay titulo. Di ba? Hindi. Ang pag-hajj ay para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ahsanu amala. Okay, i-elaborate natin yung ahsanu amala. Doon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay quality ng ating gawain. Ahsanu amala. Sino ang pinagbuti niya ang kanyang gawain? Okay? Una nito yung ikhlas lillahi ta'ala. Para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong pangalawa? Pangalawa ay mula sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ang gawain pagsamba sa Allah ay mapapahusay natin ito kung ang dalawa ay nandoroon. Ano yun? Al-ikhlas wa sunnatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapag pinag-iwalay mo ang dalawang ito, magiging walang kapakinabangan, walang pakinabang ang iyong pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay dapat magmula sa puso at sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay?
Hindi po pwede na i-class lang. Tanggalin natin yung sunna. Tandaan niya na. Dahil kung i-class lang ang pag-uusapan, abay, baka talo tayo ng mga ibang religion na merong sa kanila na talagang i-class sila. Naglulupasay pa sa sahig. Di ba? Natutumba pa pag tinutulak. Dahil sa kanyang pagka-i-class, Allah, umiiyak. Matindi. Lumuluha. Ganon katindi yung pag-i-class nila. Pero ang tanong, yung ba'y pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi. Okay? So, kahit din naman kung ang pamamaraan mo ay puro sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero ang ginagawa mo ay pakitang tao. Pakitang tao lang. Nagsasala ka, nag-aayuno ka, pinamalas ako, nag-aayuno ako ngayon kasi meron akong hinihiling sa Allah na ganito, kaya talagang pinagbubuti ko yung pag-aayuno ko ng Monday at saka Thursday, yung Alhamis. Subhanallah. Pero yan ay hindi makikita, hindi natin malalaman. Ito ay malalaman lang nino. Wala nakakaalam nito maliban na lamang sa pag-aari ng puso at gumawa ng puso. Yun lang nakakaalam. Di ba? Kaya hindi rin natin pwedeng i-judge ang isang tao sa kanyang gawain. Dahil hindi natin alam kung anong nasa puso niya. Pero doon sa tao, na tulad na sinabi natin kanina, kung pinapractice niya ang kanyang sarili para sa pag-alaala sa Allah, zikrullah, pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay makikita mo ang kanyang, nasa salita, ang salita niya ay merong epekto ang kanyang pananalita. Okay? So yan. So, ibig sabihin, ang gawain ng isang tao dapat ay naaayon sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dapat umiiwas tayo sa mga bid'ah. Ano yung mga bid'ah? Lahat ng gawain pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi naaayon sa gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O hindi galing sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan ay bid'ah. Okay? So, yan ay dapat nating ingatan. Dahil kung mawala yung sunnah, magiging walang saysay na rin ang ating mga gawain. Okay? Sabi ng Allah, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Itinagda sa inyo ang taimtim, ang ikhlas na pananampalataya na siyang ipinag-utos kay Noah, kay Noah, at siyang ipinahayag namin sa iyo o Muhammad, na siya rin ipinahayag namin kay Abraham, kay Ibrahim, at kay Moses, na maging kay Jesus, Jesucristo, na manalig kayo ng taimtim at huwag kayong magwatak-watak mula rito. Tingnan ninyo, ibig sabihin ang mga propeta nito ay sila ay nagkakaisa. Kaya kung titingnan natin ang Muslim, na salitang Muslim ay hindi ito nag-umpisa kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay nag-umpisa sa mga nauna pang mga propeta. Si Adam, si Abraham, si Moses, si David, si Jesus, si Muhammad. Lahat ng mga propeta, sila ay mga Muslim. Kasi akala ng mga kapatid natin, ng mga Kristiyano, akala nila ay Muslim. Saan ba nagmula ang Muslim? Saan ba galing ang Muslim? Hindi nila alam, ang mga nauna mga propeta, maging si Jesucristo ay Muslim. Di ba? Nasa Biblia rin yan. Siya ay tunay na nagpasakop sa kalooban ng nag-iisang Diyos. Siya ay Muslim. Yun ang meaning ng Muslim. Sino man ang sumuko, tumalima, sumunod sa kalooban ng nag-iisang tagapaglika, yun ay Muslim.
Diba? So mga propetang ito na tinukoy sa ayaw ito, sila ay nagpapasakop sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay sumasamba sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Sila ay nagpapatira pa kung sumamba sa nag-iisang Diyos. Si Jesus Cristo ay nagpatira pa. Si Abraham ay nagpatira pa. Si Moses ay nagpatira pa. Ang mga propetang ito ay nag-ayuno. Si Jesus Cristo nag-ayuno 40 days, 40 nights. Kaya sila ay mga Muslim, no? At tayo ay sumusunod sa turo ng mga propetang ito na walang pagtatangi. Okay? Tulad ng sinabi natin kanina, ang lahat ng mga propetang ito dapat ay kinikilala natin na sila ay dakilang sugo ng Diyos. Sila ay totoong sugo ng Diyos. At yun ay paraan para mapag-isang. Actually, kung titingnan natin, madali lang ang religion kung talagang pag-isipan ng bawat tao. Sabi ko nga, huwag mo munang tingnan si Prophet Muhammad. Sabi ko sa mga kapatid natin ng mga hindi Muslim. Pag-aralan mo kung ano ang turo ni Abraham, ni Moses, ni David, ni Jesus, ano ang katuruan ng kanilang ginagawa, paano sila sumasamba, matatagpuan mo sila na ang lahat ng kanilang pamamaraan ay makikita mo sa mga Muslim sa ngayong panahon. Di ba? Sila ay nagpapatira pa. Kumikilala sa nag-iisang Diyos. Sabi ni Jesus Cristo, ako ay nangmumula sa Diyos. Siya ang nagpadala sa akin. At hindi ko nagagawa ang anumang kapangyarihan. Pagpapagaling ng bulag, ketong, pagbuhay ng patay. Maliban na lamang ito sa kapintulutan na nagpadala sa akin. So, ibig sabihin siya, hindi siya nag-claim na siya ay hindi niya kinlaim na yung gawain na yun ay kanyang kakayanan. Hindi niya kinlaim. Bagkus kinlaim niya na ito ay galing sa Diyos na nagpadala sa akin. Pero anong sinasabi na simba, si Jesus Cristo ay makapangyarihan. Samantala, si Jesus Cristo hindi niya kinlaim na siya ay makapangyarihan. Okay? So ito yung sinasabi natin na ang lahat ng propetang ito ay nandoon na sa kanila yung tinatawag na tauhid. Yung pagkilala sa nag-iisang Diyos. Ang pag-iwas sa mga Diyos-Diyosan. Ang lahat bang, mayroon bang propeta na mababasa natin sa anumang kasulatan na sila ay sumamba sa ributo, sa imahe, sa santo? Wala. Di ba? Maging si Jesus Cristo, mayroon ba siyang ginawa? Eh nasa Biblia ngayon, huwag kayong sasamba sa anumang Diyos-Diyosan na gawa sa kahoy, gawa sa bato. Dahil wala kapakinabangan sa inyo yan. So yan ay malinaw, no? Napakalinaw ang Islam na nagtuturo, kaya pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay nasa landas ng mga propeta. Landas ni Abraham, landas ni Moses, ni David, landas ni Jesus Cristo, landas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So sa Islam mo malamang ito matatagpuan. Sabi ng isang dalubhasa, sila na mga sugo ay inutusan na maging taimtim sa kanilang pagsamba sa Allah. Ikhlas. Pagkasinsiro. Ang ikhlas ay siyang malaking tungkulin ng nino? Ng ating puso. Diba? Anna fi jasad al-mudga. Idha saluha jasadu kullu. Wa idha fasada jasadu kullu. Sa isang katawan ay merong maliit na bagay, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kapag ito ay maayos, maganda ang kanyang takbo, condition ang kanyang pagtibok, ang kanyang pananampalataya ay maayos na rin ang lahat ng buong katawan. Ngunit kung ito ay sira, ito ay pinasukan ng mga riya, pagmamayabang, pagmamalaki, pagsuway, ha? Nasira na rin ang lahat ng katawan. Totoo yun. Alawahyalpal, sabi ni Prophet Muhammad, walang iba kundi ito ang puso. Yan ang puso. Tingnan yung puso o nasa picture. Di ba? Paano ginawa yan? Kung titingnan mo lang paano, sino ang may kakayanan
Nung mo ganang gumawa ng ganyan, kaya ba ng tao na gawin ito? Di ba? Hindi niya kaya. Allah lang ang tanging may kakayan ito. Tilkal amthalu yadribuha linnasi wa ma yaqiluha illa al-alimun. Ang mga bagay na ito, ang mga nakikita natin at hindi natin mga nakikita, yan ay halimbawa ng kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit walang sino man ang makaka-realize nito maliban lamang sa tao na ginamit niya ang kaniyang sariling isipan ng tama. Yung mga tao na nag-aral, pinag-aralan nila ang Islam, at doon makikita mo sila ay nagmumuni-muni sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kakayanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Yung tao, yung nag-aaral ng doktor, na binubuksan nila yung katawan ng tao, hindi ba nila naisip kung paano nilikha ng Allah ang loob ng ating katawan? Di ba? Ngunit sabi ng Roma, ya'kiluha illal alimun. Walang sino man ang makakapag-isip nito. Maliban na lamang sa tao na merong alam, pinag-aralan niya at the same time, ginagamit niya ang kasasariling isipan niya na siya ay nagmumuni-muni sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, ibig sabihin, nasa puso. Tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang puso natin kung gaano tayo kasinsero sa ating mga gawain. Okay? Lahat tayo dito sa lugar na to, sa Discover Islam, bawat isa i-check niya ang kanyang puso. Kung para saan ba? Kung bakit ako nakaupo at nakikinig? Para saan ba? Kung bakit ako nagsasalita sa inyo? Di ba? Yan ay pumupunta sa ating mga puso. At kung meron man lumilihis, dahil hindi maiwasan yun, na lumilihis tayo, minsan na nagkakaroon ng iba ang ating intensyon. So pag naisip mo, chinek mo ang iyong puso at naiba ang iyong intensyon, ibalik mo agad doon sa para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Dalawang kondisyon paano maging katanggap-tanggap ang gawain ng isang tao. Ito na yun, na-explain natin kanina, di ba? Ang gawain ay mula sa utos ng Allah, sa Quran. Ang sugo ay nagsabi si Propeta Muhammad, sino man ang gumawa ng pagsamba na hindi galing sa amin, ay hindi ito tatanggapin sa kanya. Okay? Yan ang tinatawag na bida'ah. Yung mga gawain na hindi ayon sa turo ni Propeta Muhammad SAW. Ang gawain para sa Allah, isinulat ni Umar radiyallahu anhu, ang sugo ay nagsabi, lahat ng gawain ay gagantimpalaan ayon sa kanyang intensyon. Innamal a'malu binniyat. Nakuha niyo nga dito eh, no? Di ba? So lahat ng gawain natin ay babasihan ng Allah sa ating intensyon. Kung ang intensyon mo ay para sa mga makamundong bagay, ibibigay sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibibigay ng Allah. Kung ikaw ay nag-aaral, nagsisikap, para ikaw ay magiging doktor, ibibigay ng Allah yun. Okay? Nang walang anumang bawas doon sa intensyon mo. Sino man ang magniya, mag-intend ng gawain niya para sa Allah, para sa akhirat, ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At ano ang katibayan? Okay. Pada Allah mukhlisina lahuddin. At manalangin kayo sa Allah ng may tainti ng devotion ng na tamang din. Okay? Nasa tamang pananampalataya. Ang gawain dahil sa tao ay shirk. Ginawa mo ito para doon sa kapwa mo, hindi para sa Allah. Ito ay shirk. Okay? Ang tunay na ikhlas ay ang pag-iwan sa dalawang bagay na ito. Iwanan natin ito. Okay? Yung pakitang tao na ginagawa natin at ang dahilan ay hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay shirk, sabi ni sahib ng isang scholar. Okay? At ang hindi pagganap ng tungkulin gawain, especially ang worship, ang pagsamba sa Allah, dahil sa tao kasama yun, sa pakitang tao. Yung riya, ay, hindi na ko ate ng riya kasi nandoon yung ano, baka sabihin niya, baka sabihin niya, pakitang tao lang. Pakitang tao rin yung pag-iwas mo. Hindi ka pumunta. Ibig sabihin, pinatunayan mo na pakitang tao lang yung ginawa mo. Hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, ang ikhlas ay para sa lahat ng ating gawain. Lahat ng ating gawain ay marapat lamang na
nandoon ang ating akhlas. Una ay ang ating pamilya. Paano natin ma-implement ang akhlas natin sa ating pamilya? Tayo nagkaroon ng pamilya, lillahi ta'ala. Dapat natin itarbiya ang ating mga pamilya. Kung ikaw ay tatay, ikaw ay magpatupad ng batas ng Islam sa loob ng iyong pamamahay. Ikaw, sawain mo ang pamilya mo kung ito ay nalilihis sa hindi mga magagandang gawain. Dapat lamang ay magiging ikhlas ka. Okay? Nandun din yung sabar. Dahil ang ikhlas mo ay kasama dito yung sabar, pagtitiis. Okay? Kung meron man sa mga membro ng pamilya mo, ang matigas ang ulo ay pagsabaran mo ito. Ibig sabihin, huwag kang mag-iwa, huwag kang sumurender. Ay, bahala na yan, matigas ang ulo ng anak ko na yan eh. Bahala na siya. Hindi ko na siya pakikialaman. Hindi ganun. Dapat nandun pa rin yung ikhlas mo, yung continuous na pag-tarbiya mo sa iyong pamilya. Sa iyong asawa, higit. Dapat maging sincere ka sa iyong asawa. Ibibigay mo ang kanyang karapatan sa abot ng iyong mga kaya. Paliligayahin mo siya. Gawin mo yung utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ikhlas ka dito, dito ilillahi ta'ala. Bakit ka nag-asawa? Para lang ba mapunuan ang iyong sariling pagnanasa? Ang sexual desire mo? Yun lang ba? O ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'ala bainakum mawaddata wa rahma. Sabi ng Allah, ginawa namin sa pagitan ninyo ang habag, pagmamahal, ang pag-unawaan, ang pagtatakipan ng mga sikreto. Eh kung asawa mo, nagkabali, tapos punta ka sa kapitbahay, sinisismis mo yung asawa mo. Alam mo yung asawa ko, ang hina niya eh, mahina ang tuhod. Diba? Ay yung asawa ko, ano, sinungaling eh. Minsan, ano lang, puro ano lang, dal-dal lang, walang ano, walang kwenta yung mga sinasabi. Nawawala ng saysay yung sinabi ng Allah na ginawa sa pagitan ng mag-asawa ang pagmamahal, ang pag-unawaan, pagkukumpletohan ng bawat isa. Ano ang pagkukulang ng iyong asawa? Dapat kumpletuhin mo ito. Ibig sabihin, unawain mo siya sa kanyang pagkukulang. Dahil hindi ka nag-asawa ng Superman. Hindi ka nag-asawa ng Wonder Woman na lahat ng kailangan mo ay nandiyan sa, ano, nandiyan sa harapan mo. Okay? So dapat maging ikhlas tayo dito. Sa ating mga asawa, kung meron mang mga problema, babalik tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Babalik tayo sa pagkakapatiran. Okay? Ang asawa mo, hindi mo lang asawa yan, kapatid. Yan ay kapatid mo sa Islam. Na mas matindi ang inyong connection sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga anak, di ba? Ay magkaroon tayo ng ikhlas sa kanila. Ng pagtatarbiya sa kanila, pag-uutos sa kanila mabuti, pagsisikap sa kanila ng paggising sa fajar. Di ba? Mamaya, hindi na gumigising ng fajar, pinabayaan mo na lang. Bahala na siya. Hanggang nasanay ng ganun. Hindi mo na ginigising. Yung asawa mo gigisingin, hindi gumigising ng fajar. Pabayaan mo na rin. Hindi naman gumigising. Kailangan ay continuous yung approach natin sa ating mga pamilya. So nandoon kagad yung ikhlas na kaya mo ginagawa ito ay lillahi ta'ala, para sa Allah, para sa pagkalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maghanap buhay ka para mabuhay ang pamilya mo, para masustentuhan mo ang iyong mga anak, pag-aaral ng mga anak mo. Yun ay lillahi ta'ala. Okay? Kapitbahay mo, naging ikhlas ka sa iyong kapitbahay. Sabi ni Prophet Muhammad, hindi tunay na mananampalataya ang isa sa inyo hanggat hindi ligtas ang kanyang kapitbahay mula sa kanyang masasamang salita, masamang dila, o masamang gawain, o ano pa, masamang paningin. Nandun ka, kapitbahay ka, tinitingnan mo lang yung kapitbahay mo. Ano ang meron sa kapitbahay ko? Ha? Ikaw ay nag-i-enter sa kapitbahay, bawal yun. Silip-silipin natin ang kapitbahay natin kung anong meron. Ay, si ano, meron ganito, ganito. Uy, nag-aaway sila. Di ba? Uy, sinampal niya yung ano. Hindi po pwede yun. Bawal yun sa Islam. Kaya yan ay karapatan ng kapitbahay. Dapat tayo maging ikhlas sa ating kapitbahay. At hindi tunay mananampalatayang Muslim hanggat hindi niya minahal ang kanyang kapitbahay. Ha? O hindi ligtas ang kanyang kapitbahay sa anumang kasamaan ng kanyang sarili. Ha? Tayo ay magiging tapat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kapwa, Musliman yan o hindi,
ay makikita mo lang na mabuti siyang makitungo sa kanyang sister, sa brother Muslim, pero pag hindi Muslim, hindi na siya maganda. Okay? O di kaya maririnig mo sa kanya ang mga salita na kafir naman yan eh. Di ba? Kafir na. Madalas meron tayong maririnig na ganun eh. Na minsan pagka meron nakikita na ay ganito, ay sobra yung galit niya. Kasi pagka tinubuhan tayo ng puro galit sa ating puso, tandaan niyo kapatid, minsan yan ang dahilan kaya nawawala ang daawa natin sa kanila. Bakit? Itinatatak natin ang mga kafir naman yan. Walang karapatan dito sa atin. Hindi po pwede yun. Nandoon sa kanya, ikaw ay merong potential na magabayan ang tao na yan dahil sa iyo. Meron. Ano kaya kung nagabayan ang tao na yan na hindi mananampalataya dahil sa nakita niya sa iyo na mabuting pakikitungo. Hindi ka nagsalita sa kanya ng Islam. Pero maging nabuti ka sa kanya ng kaibigan, naging mabuti ka sa kanya ng kapitbahay, at doon nare-realize, oh, ganda ito mga Muslim na ito ah. Kaysa kapitbahay ko na hindi Muslim, salbahe. Di ba? So malaking dawa yun. Okay, yung ginagawa natin, napakalaking dawa sa kanila. Sa ating trabaho, maging ikhlas tayo sa ating mga gawain. Umasok ka na kung ano ang tamang oras ng pagpasok mo, hindi yung late ka. Okay lang, kahit malita ko, Pilipino time. Allahu Akbar. Tanggalin natin yung Pilipino time. Dapat Muslim time. Ano yung Muslim time? Maaga. Hindi maaga. Hindi on time. Dapat bago yung oras nandoon ka. Di ba? Al-Muslim ala syurutihi. Ang tunay na Muslim ay nasa kondisyon. Ibig sabihin, kung sinabi, magkikita tayo ng alas 10, ay bago alas 10, kailangan nandoon ka na. Di ba? Kasi yun ang sinabi, al-Muslim ala syurutihi. Kung sinabi, pinagkasunduan ninyo, ay dapat tuparin mo. Sa trabaho, ganun din. Pumirma ka ng kontrata. Di ba? Nagawin mo ito, pumasok ka ng ganito, umuwi ka ng ganito. Mag-iklas ka sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil yan ay amana para sa'yo. Di ba? Kung hindi mo sinunod ang pamantayan ng trabaho mo, ibig sabihin, wala kang ikhlas sa iyong gawain. Okay? Sa hanap buhay, hanap buhay tayo na mayroong tapat na ipagka-ikhlas sa Allah. Ginagawa natin ito para sa Allah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, إِذَا قُلْيَتِ الصَّلَاتِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Pag natapos nyo alalahanin ng Allah, magdasal, matapos ninyo ang obligasyon sa Allah, magkalat kayo sa kalupana. Hanapin ninyo ang biyaya. Hanapin ninyo ang biyaya. Ibig sabihin, hanap buhay, ito ay ibada sa Allah. Ang question ng paano natin ito ilagay sa ating mga puso? Naghahanap buhay ka lang ba para magkaroon ng kotse? Para masabi may pera ka? Para masabi may bahay ka? Wow, sila no, successful sa kanyang business, ang lalaki ng bahay niya. Di ba? Ano kaya kung naghahanap buhay ka dahil ito ay obligasyon mo sa Allah? Ito ay obligasyon mo sa pamilya mo? Ito ay obligasyon mo para mapakain mo ang sarili mo para lumakas ka sa iyong pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba mas matikmano yun? Mas ikhlas ka sa iyong gawain. Gastos! Allahu Akbar! Kumita ka ng maraming pera. Akala mo, hindi ka tatanungin ng Allah kung paano mo ito ginastos? Tatanungin ka ng Allah. Kaya lahat ng kayamanan natin, lahat ng pera na nakukuha natin sa lapi na ibinibigay ng biyaya sa atin ng Allah, tatanungin ka ng Allah, paano mo ito kinuha? Kung nasagot mo paano mo kinuha, nakuha ko sa magandang pamamaraan, ako ay nagdadawa at binigyan ako ng compensation. Halimbawa, sa e-dialogue, nagdadawa ako, pero ang niyat ko para sa Allah, at binigyan ako ng compensation. Okay. Dahil binigyan ako ng compensation, ikhlas, halal na nakuha ko, bahala na akong maggastos. Di ba? Magpakasaya-saya na ako, manonood ako ng sine, bibili ako ng kung ano-ano man, mga ganito, tatanungin ka ng Allah, paano mo ginastos ang biyaya na binigay sa iyo? Ito ba'y ginamit mo sa tamang pamamaraan? Okay? Yan ay nandoon ang ikhlas sa ating paggagastos. Ibig sabihin, kung gagastusin natin ang ating pera, isipin natin kung ito ba ay kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba ito ang dahilan
na gumagastos ako ay pagkapuot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Pag-aaral. Magkaroon tayo ng sinseridad sa ating pag-aaral. Mag-aaral ka ng maayos. Marami sa atin dito sa Baguio nag-aaral, ginagastosan ng kanilang mga parents sa ibang bansa. Saan mo nakikita? Nandoon sa nightclub. Subhanallah. Kaya nga nung nagkaroon kami ng meeting, kasama si Imam Bedi Jim, hiningi namin ito sa mga, sa kapunisan, na sana bantayan yung mga kapatid natin, mga Muslim, na paggabi nandun sa kumukuti-kutita, at sila ay paglabas nila, sila pang nagsusuntukan, dahil saan? Dahil sa chicks. So usually nakikita ito sa mga foreigner ng mga kapatid natin, maliban lamang doon sa iilan, na talaga makita mo ang pagkasinsir nila. Subhanallah. Kaya hiniling na hiniling ni Imam na sana itong mga taong ito, sir, ay pag ganito, itaboy na lang sila. Kasi ito ay panira sa aming mga Muslim. Okay? So dapat maging sincere tayo. Yung ginagastos sa atin, kahit na, ako naman ang gumagastos sa sarili ko eh. Nagtatrabaho ako, nag-aaral ako. Oh, mag-aaral ka ng maayos. Mag-aaral ka ng maayos dahil meron kang ikhlas, sinsiridad sa Allah subhanahu wa ta'ala, sinsiridad sa gawain mo, na ang kaya mo ginagawa ito ay para sa Allah. Para titingalain ka na hindi lang ang mga Muslim ay walang pinag-aralan. Makita nila, oh, may mga Muslim pala na ganito. So, nakakapagbigay tayo ng dawas sa kanila. No? Okay? So, sa pinuno mo, maging ikhlas ka sa iyong pinuno. Lahat ng konstitusyon ay merong tinatawag na imam o pinuno. Dito sa Discovery Islam, meron tayong pinuno, dapat lamang na ibigay sa kanya ang kanyang karapatan. Maging ikhlas tayo sa kanya, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ikhlas tayo sa Allah sa pagsunod sa ating mga pinuno. Okay? At hindi natin pwedeng bastusin ang ating pinuno ng harap-harapan. Hindi mali siya eh. Kailangan malaman ng mga tao na mali yung pinuno. Hindi. Merong tapat, merong tamang pamamaraan paano natin siya paalalahanan na hindi siya mabypass. Hindi natin mabypass ang kanyang pagkapamuno. Okay? Wati Allah wa Rasul wa ulil amri minkum. Sabi ng Allah, sundin ninyo ang Allah at ang sugo at sino man ang namumuno sa inyo. Okay? Kaya nga sa grupo dapat mag-appoint kayo ng amir o amira. Kung kayo pupunta sa mga dao, dapat mayroong isang leader. Dahil kung wala kayong leader, ay pinapangunahan kayo ni Satanas. Nandun yung discussion. Hindi, gusto ko dito dadaan. Hindi, dito tayo, dun. Eh, hindi kung mayroong leader, hindi, dito tayo. Kailangan sumunod tayo lahat dun. Okay, kahit nalabag sa ating kalooban ang gusto ng ating pinuno, kailangan sumunod ka. As long as ito ay hindi labag sa kautusan ng Allah. Ha? Basta hindi ito labag sa kautusan ng Allah, ito ilabag lang sa kagustuhan mo, sumunod ka sa iyong pinuno. Yan ang tamang pagka-ikhlas. Okay? At dahil dito, kung titingnan natin, ang ikhlas ay napapasok sa lahat ng ating gawain. Sa pamilya, sa trabaho, ha? Saan ba? Sa asawa na lahat ng parte ng buhay natin ay nandoon ang ikhlas. At ito ay kinokonek natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang ating puso. At kung ganito ang panap, ganito ang mangyayari, ano ang magiging result? Ito ay lahat ng gawain ito ay papasok sa worship, ibadah. Kung lahat ng ginagawa natin ay para sa Allah, ini-intend natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil ito ay ibadah, ito ay pagkalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala ang matatamo natin. Allahu Akbar. Pagkalugod ng Allah, always na kinokonek natin ang ating sarili sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, hanggang dito na lamang ang aking maikling salita at naway nakapagbigay sa atin ng konting kaalaman at may sa buhay natin kahit hindi man lahat, nakapulot tayo ng mabuti, no? Kung ano man ang nasabi kong mabuti, yun ay galing sa Allah. Kung ano man ang pagkakamali, ay galing sa aking sarili at humingi ako ng tawad mula sa Allah at sa inyong lahat. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.